Okay, welcome back mga idol sa aking channel. This is Romoto Rider. So, test audio. So, yung Shopee mic kasi natin na 999 lang pala, hindi 999. Sobrang mahal naman nun. Yung Shopee mic natin na 99, medyo disappointing eh. May mga parts sa audio na hindi talaga malinaw or parang kulob. Hindi ako happy sa kanya. So may tinetesting tayo ng mic ngayon. And hopefully this is better. Saka iba rin yung gamit ko na setup ngayon. We're using our Rook helmet. Kasi pansin ko sa Royal H1 parang talagang maingay eh. Eto, tingnan natin kung dito sa Rook helmet eh tahimik. Ayan, as usual, alam nyo na, bibili ko ng pandesal. So ito, isa ito sa mga excuse natin para maapag-ride sa katulad nito. Gusto nating mag-test ng audio ng helmet setup. So, build time pandesal. So, ang gamit kong mic ngayon is yung Purple Panda. So, nagbasa-basa ako sa mga groups sa Facebook ng GoPro users. Sa Philippines, ang recommended nila is either the Boya or eto, yung Purple Panda. So, hopefully maganda kalabasan nitong audio test na to. Ang ayoko lang dito sa Purple Panda, ang haba ng kable. So, ang ginawa ko, inipit ko siya dito sa cheek pad. In between the helmet and the cheek pad. Din siya nakaipit. Unlike yung ginagamit ko na Shopee mic, parang gooseneck type kasi yan, saka maikli lang. So, madali siyang i-manage. Medyo hirap tayo sa ano eh, cable management eh. May mga kaibigan ako magaling dyan sa cable management, kaya bilib ako sa kanila. Napaka-peaceful naman dito sa lugar na to. Ang sarap mag-ride. Actually, dapat kayo ng maga mag-ride din ako. Pero mas masarap matulog. Ang layo na narating ko sa panaginip. Kaya eto ngayon tayo mag audio test. Dapat kaninang umaga to eh. So, maikwento ko lang, itong pandesal kasi na to talagang masarap siya. Tapos kahit na kinabukasan mo sa kainin, malambot pa rin. Hindi katulad ng ibang pandesal na nabibili namin. Pagka luma na, medyo iba na yung texture ng pandesal. Hindi na siya kaaya-aya. Kumbaga masarap lang siya pagka bagong luto. Pero eto, okay na okay itong pandesal na to. Kaya binabalik-balikan ko itong pandesal na to eh. So yun. Balik ako mamaya guys. Malapit na ako sa bilihan. Nagluluto pa lang sila. So mga 20 minutes pa daw. So yan yung balik-balikan natin ang pandesal dito. So pagka ganito kayang, pagka ganito bang nakatigil lang, maganda pa rin yung audio. Sana maganda pa rin.
Okay, testing naman natin yung nakabukas yung visor. Sana maganda pa rin ang audio nito. Nakabukas ang visor natin. Ba traffic. Ano meron? May dito kulang. Mainit eh. Taas tayo ng visor. Slow down. Sobrang slow down naman yan. May papasok kasi doon. Okay. Hindi tayo magmamahabang parang ngayon kasi hindi ko trip dun sa detour eh. Dahil may ginagawa sa mahabang parang, papuntang mahabang parang. Dito lang tayo. Shortcut. Pero dito ba tao rin eh. Pero okay na rin dito. If you guys will notice, no? Ayoko sa matrapik, ayoko sa matao, ayoko sa masikip. Kasi nga, beginner rider lang tayo. Nagpa-practice pa talaga tayo. Pero dapat ko nang sanayin talaga yung sarili ko sa mga traffic at may sikip na sitwasyon. Kasi eventually, kailangan ko nang mabuild up talaga yung skill doon. Although eto, yung mga slow speed natin, medyo paano, okay na tayo. Balance natin yung motor natin pagka mabagal. Medyo control na natin siya. Maximize lang natin itong mga pagkakataon na nakakapag-ride tayo to practice. Siyempre. Kaya sa sobrang busy rin sa trabaho, walang chance talaga during weekday. Maaga tayo nagsisimula, late na pa rin tayo natapos sa trabaho. Basa. Pero bukas ng maga talagang by hook or by crook we will ride. Maga tayo matulog mamaya. Kagabi kasi medyo hindi maganda timpla ng tiyanggo eh. Pinuyat ako. Hindi ako nakatulog din na maayos. Pero nung nakatulog na ako, dumire-diretso tulog ko. Late na ako nagising. Ganda ng Vespa. Ayun. So, ito. Yan, yung mga humps na ganyan, magandang practice yan. Nakapag-practice tayo kung paano yung magandang braking saka yung balance. Okay. Sana maganda yung audio na nga natin. Kasi pagka hindi pa rin parang sa pagsasalita ako na siguro yung problema. Diba? Hindi na sa setup yung problema sa pagsasalita na. Pero pagka nagsasalita nga ako ngayon sa loob ng helmet, parang ano nga eh, kulob talaga eh. Hindi ko sure kung bakit ganun eh, pero siguro okay lang naman maging kulob. Basta malinaw. Di ba? Para at least yung mga kinikwento ko sa inyo, naiintindihan nyo.
magandang practice din kasi itong vlogging na to. Natututo tayo magsalita. Natututo ka sa mga or na-enhance yung mga presentation skills. Diba? Mga paggawa-gawa mo ng mga kwento. Yan. Na-enhance eh. Saka it help builds your confidence. Actually. And pagka nagsasalita kasi ako, yan yung kulang ko eh, yung confidence. Kaya ito magandang practice sa akin to. It will help me articulate more kung ano yung gusto kong sabihin. Napapractice ko siya. So, ayun, mga idol. Hanggang dito na lang. Sa mga subscribers ko dyan, maraming salamat. Sa mga patuloy na nanonood, maraming salamat. So, feel free to comment down below sa mga kung sa tingin nyo okay na ba yung audio natin. Saka feel free to comment on the video quality. Kasi talagang sa akin ang priority ko dito is the video quality. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta at sa panonood. This is Romoto Rider. Peace out.